Ikaw naman, Cholo, kumusta ang baksyon? Okay naman po, tita. Actually, balita ko, engaged na tong dalawa. Ha? Totoo ba yun, anak? Bakit nyo sinabi yun? Ang alin, na-engage na tayo? Eh di ba totoo naman na-engage na tayo? Tungkol na naman ba ito kay Jody, kaya ka nagkakaganyan? Pwede ba? Tumahimik ka na. Cholo! Anong gusto mo para mapadawat mo ako? Gusto? Gagawin mo? Oo naman, basta kausapin mo lang ako. Oo, di ba sabi mo gagawin mo lahat ng gusto ko? Okay, okay. Sabi mo eh. Ang lungkot niya, no? Sino? Yung lalaki. O sino-sino ang mga lalaki tinitignan mo, ha? Sakit mo na. Napatingin lang naman ako, eh. Ayun, hindi siya nagsalita. Tapos, sabi ko, tungkol na naman ba to kay Judy? Taka ka ba, Eunice? Ba't kailangan pong sabihin ang pangalan na yun? Gusto mo bang maalala niya na si Judy talaga ang mahal niya at hindi ikaw? So, kung ganun, kailangan natin gumawa ng paraan para ikasal kayong dalawa. Dahil kung hindi, masisira at mawawala lahat ng pinaghirapan natin. Naiintindihan mo ba? Opo, ma. Langit na lupa ako, hanggang tanaw na lang ba tayo? Mahal kita, mahal mo. Alam mo, Miss Soyla, nagalit ata sa akin si Cholo. Bakit naman? Dahil sa sinabi kong engaged na sila ni Eunice. And so, bakit siya magagalit doon? Ayaw pa atang sabihin ni Cholo ang tungkol doon. Pero ang akin lang naman, bakit siya nag-propose kung ayaw niyang malaman natin, di ba? Oo nga. Don't worry, ako nang kakausap kay Cholo. Thank you, Miss Soyla. Nagwo-worry lang naman ako kay Eunice. Baka kasi nasasaktan siya sa mga nangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nag-uusap ni Cholo. Sorry for that, Miss Maita. Ako nang umihingi ng pasensya sa ginawa ni Cholo. Sige, Miss Soyla. Naiintindihan ko. Concern lang naman ako sa anak ko. Pasensya na ulit. Jenna! Tanong ko lang, mahal mo ba talaga si Louie? Carla, bakit mo naman natanong yan? Kaya kasi, pag tinitignan ko kayo, para lang kayo magkapatid. Ano ka ba, Carla? Tapos, pag nag-holding hands kayo, parang wala lang. Anong wala lang? Walang sparks, ganon. Hindi ako kinikilig. Kailangan ba talaga kilikin pag ganon? What I mean is, may nararamdaman ka ba talaga sa kanya? Oo naman. Ano pa bang hanapin ko sa lalaki? Eh, nasa kami na lahat. Talaga ba? Parang hindi naman. Ay nako, tigilan mo na nga yan. Mabuti pa mag-raise ka na lang dyan. Okay, sabi mo eh. Oh, Eunice, ano nang balita sa inyong dalawa ni Cholo? Wala pa rin, ma. Hindi pa rin umuwi si Cholo. Kasalanan mo din naman, Eunice. Kung hindi mo sana binanggit ang pangalan ni Jody, edi sana, wala kang problema ngayon. Tapos na yun, ma. Nangyari na eh. So ano? Anong gusto mong sabihin ko? Na tama yung ginawa mo? Hindi naman sa ganun, ma. Nabigla rin ako sa sinabi ko. Alam mo, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan. Ako nang gagawa ng paraan tungkol dyan. O kaya, bakit kaya hindi ka makipag-close kay Miss Soyla para matulungan ka niya? Sige, ma. Pibistahin ko siya mamaya sa bahay nila. O sige na, aalis na ako. Baka malate pa ako sa shooting ko. Sige, ma. Thank you sa pagbisita, Eunice. Wala po yun, tita. O, kamusta kayo ni Cholo? Wala pa rin siyang reply sa mga text ko, tita. Actually, sabi ni Mr. Jan, pauwi na sila.
Ah, ganun po ba? Alam nyo, tita, kahit ganun si Cholo, mahal na mahal ko po siya. Siguro, ganun talaga pag nagmahal, no? Kahit masakit, para sa taong mahal mo, okay lang. Don't worry, Eunice, pagsasabihin ko si Cholo. Anyway, Eunice, gusto mo pumasa sa resort namin? Para mas lalo mo makasama si Cholo. Talaga po? Oo, para mas lalo nyo makilala ang isa't isa. At para ma-appreciate ni Cholo ang ginagawa mo. Thank you, tita! Hi, ma. Oh, Cholo. Bago na naman yung hair mo, ma. Ah, oo, extension lang yun. Kaya pala lumiit. By the way, napapadalas ate pagpunta mo sa park. Ha? Nagpapahangin lang, ma. Actually, nakaanap na ako ng buyer sa park na yun. Oh, ibibenta nyo na yun? Oo, Cholo. Tutal na dito na tayo sa Manila. Ayoko. Ayokong ibenta nyo yun. Bakit, anak? Dahil marami kayong memories ni Dodie? Basta ayoko. Cholo, magpapasit ako ng engagement party para sa yung dalawa ni Eunice. Ay naku, talaga si Cholo. Hello? Pwede ka bang gumawa ng event para sa resort? Gusto ko sana ng team yung summer outfit. So dahil summer naman ngayon. Okay, sige. Salamat ah. Hello, Cholo. Oh, hi. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba nasabi sa'yo ni tita? Dito na ako magtatrabaho. Ha? Oo, Cholo. Para makakasama na kita araw-araw. Kanina ka pa ba? Tara, kain tayo. Ha? Actually, busy ako today. Pwedeng mamaya na lang. Ha? Okay. I call you later. Sige. Sabi ko na ba, nakalimutan ko dito eh. Ano to? Kanina kaya galing to? Hello, Eunice. Ikaw ba yung nagpadala ng box dito? Ah, ganun ba? Salamat. Mamaya, pwede ka ba? Talaga? O sige, hintay na lang kita sa bahay. Oo, sige. Magkita na lang tayo mamaya. Sino yun? Si Cholo, ma. Nagyayayang kumain sa labas. Mabuti naman kung ganun. Pagkamahal man kaya nang binigay ko regalo sa kanya. Opo, ma. Thank you. Wala yun, Eunice. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Di ko alam ang gagawin ko pag wala ka, ma. Kaya thank you talaga. Teka, si Miss Maita yun ah. Sino? You know, artista yun. Tara, papicture tayo. Teka, Carla! Judy? Ikaw ba yan? Eunice? Kuya? Anong ginagawa mo dito, kuya? Akala ko bang lumayo na kayo? Umalis na kami. O bakit nandito ka? Eh kung makita kayo ni Cholo. Eddie, iiwan ka na naman ni Jody? Hindi. Mahal ako ni Jody. Oh really? Forget may ami siya pa siya. Paano kung magkita silang dalawa? Paano kung bumalik ang alaala ni Jody pag nagkita sila ni Cholo? Kung ayaw mo mangyari yun, kuya, gumawa ka ng paraan para hindi sila magkita. Naiintindihan mo? Tulad mo, ayoko rin mangyari yun. Hindi mangyayari yun, Eunice. Wes, siguraduhin mo lang. Louie, Louie. Ay, may kausap ka pala. Excuse me,